Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Nagseserbisyo, Ninia Corpus. Kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing hapon, alas 4:30, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo, Ninia Corpus. Happy Monday po sa inyong lahat! Hi, hello and good afternoon. Happy Monday po sa inyong lahat. Migs Bustos, nagseservisyo. Aba, September 9, no? Napakagandang Monday po. Maaliwalas po at least, hindi po ulan-ulan. Like last time at syempre, ang aking partner. How was your weekend? Oh yes, I came from a very sunny place, partner. Oh, I would like to say hello from the city of Cebu. Oh, Cebu City or let's say Mactan pala. Hapon. Maayong hapon po sa inyong tanan. Mm-hmm. Ayan po ha. Nako, natuwa ako doon, partner. I was in Mactan Island. Sige, share mo na yan. Hindi pala Cebu City. Iba yung Cebu City. Iba yun. And then Mactan Island. Nandun nga yung mga resorts, di ba? Nandun na airport. Yes. Oo. Ang napakaganda nilang international airport. Mm-hmm. But syempre, pag domestic pala, partner, hindi ako doon sa magandang international airport. Doon tayo sa domestic airport. Maganda din naman. Oh yeah, of course. Oo. Pero syempre, syempre yung dinesign ni Kenneth Cobon po, di ba, na napakagandang airport. Pero maganda rin yung domestic at ang daming pasalubong na pwedeng bilhin. So dapat talaga para you can maximize your time. I only had a few days, 3 days actually. Mm-hmm. Doon na ako bumili ng pasalubong, partner, doon sa airport. And I just like to say thank you doon sa Tambuli Resort and Spa. Diyan po sa Mactan Island. It's so nice. Dalhin mo ang pamilya mo doon, partner. Kapag mapasibu po tayo, no, syempre hindi mawala dyan ang pagkain. Lechon, syempre. Lechon. Number one, lechon, Cebu. At tapos first time kong kumain ng saang. Alam mo ba yon? Spider shells. Yun yung mga decorative shells na nakikita mo. I didn't know, pwede mo pala yung kainin. So ang sarap niya. So, grilled, ganyan. Nung nag-Cebu din ako a few months ago, meron din tayong na-discover. At least sa atin ng mga hindi mga taga-Cebu, no, non-Cebu residents, yung Tuslo Bua. Have you heard about it? Hindi ko yun na-try. Kumbaga, ano siya, puso. Puso siya, tapos meron kang ididip. Yung ba yung kanin? Puso yung kanin. Oo, tapos nakalimutan ko na kung ano yung gawa doon. Tapos ididip mo lang siya. It's a common and popular street food. Para po sa mga Cebuana natin, mga kaservisyo, paki-comment lang po. Para po to refresh my memory. Mga legit po yan na mga pagkaing Cebuano. Bukod syempre sa sikat na lechon. Yeah, I tried the puso, the rice. Mm-hmm. Oo, yung pero hindi ko dinip sa ano. Kinain ko siya with, dinip ko sa lechon. Oo nga. Lechon, okay, sa lechon sauce. Tsaka sa dinuguan. Yan. O, di ba, ang sarap. O, sa mga Cebuano, nakapunta na ng Cebu, may gusto kayong sabihin about Cebu, mag-text na po kayo, 0919-278-3000. Baka meron po kayong mga recommendations the next time na pumunta kami ni Biggs dyan sa Cebu, 0919-278-3000. Ito po ang Teleradyo Serbisyo sa bayang napapanood sa iba't ibang cable provider sa buong bansa. Napapakinggan po kami sa DWPM Radyo sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila at syempre sa 630 kHz sa AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. Ito po ang bagong puntahan ng bayan. At syempre sa YouTube, nandyan tayo at Teleradyo Serbisyo. At syempre po, huwag niyo po kalimutan, i-save na na yan, 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa YouTube Live at Teleradyo Serbisyo. Salamat, Mr. Franco Reyes, sa pagpaalala sa akin. Ang Tuslo Bua, get ready partner, yan po is pig brain. Ay, no thank you. Parang yung sisig. Although, yung totoong sisig, may pig's brain naman talaga. Napisngi kasi yun eh. Oo nga, tama. Part of the head. So, hindi ko nalalasan. Pero kung pure pig's brain. Utak ng pork daw. Utak ng pork. Hindi yun yung inutak ha, na dessert. Iba pa yun. Inutak. Kasi siguro parang utak.
Ah. Yung sa Bulacan. Ah. Alam mo yun. Pero usapang pagkain na tayo, no? Oh. Pero yan, masayan to start our Monday, right? Okay, so this morning, nako sa mga mahilig sa sports. Siyempre, meron pa rin tayong high after the Olympics. Of course, after po sumabak ang ating mga atleta. At siyempre, ang ating Olympian, ang two-time gold medalist, Carlos Yulo. Oo, tsaka ang napatunayan nga po natin, no, siyempre po, as sports advance, hindi lang po yan na basta meron kang coach, basta talented ka, meron kang skill, kumbaga elite of the elite ka. Ngayon po, no, ngayon po sa nag-a-advance po, ang sports, ang technology, lahat po talaga, kumbaga nagle-level up po, no, malaking bagay po dito ang, kumbaga, aspeto ng mental health. Okay, of mental course. Health. Yes, alam mo, kahit siguro napakagaling mong atleta, kung hindi ka mentally prepared, wala. Oo, you kasi, have to be mentally prepared. Kasi totoo, no, partner nung ako, naglalaro pa. Yun naman. No. Kapag naglalaro po tayo, no, kumbaga in a team setting, marami po mga skilled and talented individuals. Pero, Doc, you would agree with me, para po sa ating Dr. Servicio today, marami po tayo mga kumbaga na experience o mga na-witness na skilled. Skilled talaga. As in, ang galing. Pero bakit pagdating sa laro, bakit minsan pagdating sa on the most important of moments, eh biglang hindi natin sila nakikita? May mga ganun mga aspects eh. Uy, and oo. Malaking bagay doon is the mental aspect of things. All right. Oh. And of course, we also want to know ano ba ang difference ng psychiatry sa psychology. Yan. Kasi may psychiatrist, may psychologist. So alamin po natin yan. Dahil I'm very proud to have with us this afternoon a personal friend of mine, a very, very good friend of mine from UP days pa po. Siya po ay isang practicing psychiatrist from Los Angeles. She completed her psychiatric residency po sa UCLA. And recently, nag-switch siya to a relatively new field of sports psychiatry, ang tawag sports psychiatry. At kakakompleto lang po ng kanyang dalawang diploma from the International Olympic Committee in Switzerland, of course. One sports medicine and another is in mental health in elite sports. So meron rin po siyang special interest sa combat sports dahil siya rin po ay isang lifelong martial artist. O alam ko yan, talaga naman partner, all around ang ating guest na doctor ngayong hapon. Pero I'm sure tulad ko marami po sa inyo, ngayon lang nakarinig ng sports psychiatrist. O ngayon lang makakarinig from a sports psychiatrist. At konti lang po sila na nagsa-specialize dito. Mm-hmm. All right. Okay, let's introduce Dr. Rianna Roque. Magandang hapon sa iyo, Doc. Good afternoon. Thank you for having me. It's my honor. No, it's our honor. Alam mo, straight from LA, partner. Welcome back. Straight from Cebu. Tabayan. Because we were all together. Kasama ko siya sa Cebu, partner. So, na-pre-interview mo na siya sa Cebu. Na-pre-interview ko na siya sa Cebu. At ang ating number 29. Yes. Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ko. Ako po si Dr. Servicio. Ayan, yun na nga. Na-pre-interview na sa Cebu. Tsaka I'm sure, baka Nins, baka marami ka na rin kumbaga insight, no? Yes. Sa sports psychiatry na pwede nating matanong sa ating Dr. Servicio for the day. Oo, syempre, unang-una, tanongin natin si Dr. Rianna Roque kung ano ang sports psychiatry, Doc. Okay, very good question. So kasi, 'di ba, psychiatry deals with let's make a difference. Kasi psychiatry deals with meron ng mental disorder, meron ng mental health issue. For example, depression, anxiety, substance use, ganyan, eating disorder. Nako-confuse kasi ang mga tao sa psychology. Psychology might mainly deal, especially when we're talking about sports, might mainly deal with parang optimization of sports performance, parang paano ba yung i-visualize yung paano ka magiging champion, how do you deal with the stresses of the sports, etc. So yung field ng sports psychiatry is different in that we treat the athletes that already have existing mental health conditions. So, you know, and that may be, you know, our toolkit would include psychotherapy or lifestyle interventions, lifestyle factors, kagaya ng, you know, and common rin yun sa sports, proper nutrition, and of course, exercise, obviously, enough sleep, so yung mga basic tools natin, and then also treating them
with psychotherapy and then medicine, medication. So ngayon, yung sports psychiatry. Ngayon, Doc, no, na of course, syempre, sports has been here for centuries. Pero yes. Diba, kapag pinag-usapan natin ang mental health and when you relate it to sports, bakit ngayon lang natin ito na pag-uusapan? That's true. That's a very good question. And I'm so glad na marami ng mga athletes na nagka-come forward with their own mental health struggles, diba? Yeah, so yung question mo, bakit nga ba ngayon lang natin na pag-uusapan? I guess also because ang tagal na rin ng stigma, may stigma din in general, even with non-athletes, nahihirapan tayong aminin na meron tayong kahirapan kasi parang iniisip natin, it's a sign of our weakness, no? So even more, kung athlete ka, because how do we see our athletes, diba? Parang almost parang godlike. We look up to them para silang yung mga role models and invincible. Heroes. Invincible. Oh. Silang mga heroes natin, di ba? So, even more yung pressure sa kanila na hindi siguro nila ma-admit na nahihirapan sila, which is not good for them because they're also people, di ba? So, pare-pareho lang. And yun nga yung interesting sa sports psychiatry kasi ano ba yung mga parang risks sa athletes na maybe may mga mas common sa kanila na mga mental health issues. Ayun, that's my next question. Meron bang mga mental health illnesses and conditions that mas at risk ang mga athletes na ito compared to the general population? Yeah, that's a great question. Although maybe yung question muna is, meron bang mas protective ba ang sports or mas risky ang sports, 'di ba, sa mental health ng isang tao? Kasi sports is very protective, 'di ba? Kapag nag-exercise ka, 'di ba, naaalagaan din not just your physical health but also your mental well-being. Outlet mo din kasi 'yon. And when you expend, 'di ba, nag-physical activity ka, naaano yung body mo, may magandang circulation, na you use yung muscles, ganyan. So protective siya. But of course, in sports, madaming mga risks din dyan. For example, kunyari kasi diba sa sports, very strict ang eating regimens ng mga ibang sports, diba? Kailangan down tama to the yung dots. Nutrition. Yeah, kailangan. Lalo na kapag mga Olympians or elite competitions. Yes, and depende din sa sports kasi merong tinatawag na aesthetic sports na yung sports na based, yung score mo based on gaano kaganda form? Yung galaw, yung form, yung katawan, merong mga weight class sports, 'di ba? So depende din sa sport. So like I was saying, mas higher ang risk ng mga tinatawag nating eating disorders and mainly disordered eating sa mga athletes, no? Meron ding slightly higher risk for certain substance use disorders. Depende yan sa research eh. So the research is anong also substance? Substances, like for example, mga banned kunyari mas mataas ang alcohol binge patterns in certain sports teams based on research sa US and mga Western countries, mga ganyan. Or nicotine addiction, ganyan. Higher risk din sila nicotine, so nagsisigarilyo, yes, which is yes. So bad for which an athlete. Which is parang hindi expected, diba? Yes. Merong isang Olympian, kundi ako nagkakamali, from Japan, na natanggal siya sa kanyang team dahil nahuli siyang nagsisigarilyo at nag-umiinom ng alak just weeks before the competition. Yes. Nako. Siguro na-pre-pressure siya, no? Or dahil weeks before. Or baka bata-bata pa rin. Siguro just the signs of youth Possibly, yeah. So, yan. So, mga certain kinds of substance use disorders. Gambling disorders also slightly higher in incidence sa mga athletes. Bakit? Bakit meron silang ganyang risk? Gambling, you know, it's gambling, yes. Naku, pagkatapos pa lang, kakabahan pa lang ng mga pogo. In general. In general, so, pero we can only speculate for athletes kasi parang, di ba, there's a certain aspect in sports na parang risk-taking, na parang merong high na nakukuha pag nanalo, di ba? So, it's possible na yun yung mga athletes attracted sa mga ganyang klaseng activities. No? I see. Alam mo, para naman sa mas common na tao, tulad namin ni Migs, ito kasi she's talking about yung mga competitive athletes. What about yung gusto lang pumasok sa sports? Let's say ako bilang isang magulang, dream ko yung anak ko sana maging varsity. Sana, 'di ba?
Well, siyempre, lahat tayo. Nandyan si Carlos Yulo. I'm sure lahat, anak, mag-gymnastics ka. Baka maging Olympian ka tulad ni Carlos Yulo. Di ba? Or mag-ano ka, tulad ni EJ Obuena. Obiena, sorry. Oo. Or, di ba, uso rin dito, basketball. Di ba? Mm-hmm. At iba pa. Oo. Or even the weightlifting and boxing. And boxing, oo. Maraming mga pwedeng mga sports na pwede kang mag-excel. Yes. Diba, totoo yan. Pero ang tanong ko rin, Nins, kasi ang tanong ko rin kay Doc, no, kumbaga na-mention mo na kanina yung mga common mental health disorders. Ano yung common? Depression, sabi mo nga kanina. Sabi mo nga, disordered eating. Yeah. Tapos usually, saan ito nagko-cause? Usually ba, this is brought about by the environment or iba ba, baka genetics din? Medyo mahirap, hindi ganun ka-detailed yung mga studies natin. Na-mention ko lang kanina yung mga disorders or conditions na medyo slightly higher risk sa mga athletes. May nakalimutan akong bangitin, ADHD is actually also slightly more common in the athletic population. And we were talking about it earlier bakit kaya ADHD is more common in them? It's possible because ang mga patients with ADHD, di ba ang isa sa symptom dyan is hyperactivity and impulsivity. So it's possible na nagse-self-select. So yung mga parents, maybe nung mga kids na may ADHD, nilalagay sila sa sports kasi para to burn off their energy. Parang nagka-thrive sila sa ganong environment. So that's why parang nakikita natin mas higher ang incidence ng ADHD sa athletes. Yun. So would you recommend? Well, sabi ko nga, yun na-mention mo na, yung parents na nilalagay nila yung mga anak nilang, sabihin natin, hyper. Not necessarily ADHD, no? Kasi minsan, nahirapan ma-diagnose rin or nami-misdiagnose. Kasi maraming hyper lang talaga na bata, di ba? But, yun, is that an advantage na yung anak mo bata pa lang ay introduce mo na sa sports? Okay. Lalo na kung siya ay very hyper. Yes. Well, in general, I would recommend sports for everyone because nga, the benefits are so, you know, vast and ang dami talaga. Hindi ko naman ma-advise if you have a child with ADHD, sige, ipilit mo sa sports. Siyempre, kung gusto nila, di ba? And they're showing an aptitude. I'm not sure if they have an advantage. I think that was what we were talking about earlier. Kung baka meron silang competitive advantage. Because when you think about sports, there are certain aspects na parang relies on the impulsive, on the quick decision making na sometimes can be seen in ADHD, di ba? Parang ishushoot ko ba yung bola or ipapasa ko yung bola? Ano ba yung gagawin ko? Tatakbo ba ako doon or hindi? So yung mga split second na hindi na masyadong pinag-iisipan na parang ordinarily maybe in a non-sport environment, nagkakaproblema sila doon kasi impulsive yung decision making nila. Maybe in sports may advantage sila. Ayun. Yeah. Oo, makita mo yung bigla-bila na lang nag-shoot, di ba? Yeah. Palang wow. Yeah. Oh wow, yeah. Na-shoot but of course it depends kasi depende din kung baka naman hindi siya nakaka-follow ng instructions from the coach kasi distracted siya, di ba? So, pero sinasabi ko lang mga speculative, baka may competitive advantage ang mga patients with ADHD. But as a parent ako, Migs, ako, I really consciously put my kids into sports. Talagang, ano ko yan, bata pa lang sila, swimming, pinag-compete ko pa sa swimming, tapos taekwondo, hi pala kay Coach Pauline Lopez. Ah, talaga? Yes, Coach Pauline. Yes, galing. The two-time ASEAN gold medalist, yes, no? Oh, naging coach na si Coach Pauline. Galing. And then now, yung anak ko into basketball, and then yung isa naman, gymnastics. So, nag-compete pa nga kami sa Bacolod. So, na-realize ko, parang it makes them more, ewan ko, well-rounded. Hindi lang sila naka-focus lang sa studies nila. Yes. Parang life is, there's a lot of things that I can do with my life, not just this one thing. Yes. Di ba advantage yon sa mga bata? Definitely advantage. Kasi not just yung physical, there's also a social aspect in sports, yes, diba? Mas natututo sila with social interactions. Mm-hmm. How do I deal with pag nahihirapan ako with my peers, yung mga ka-teammate ko, parang yung isa, masyado niyang inagaw yung bola. How would I deal with that, you know, stressful situation? Sasabihin ko ba sa coach or paano ko ano? So, mas maraming opportunities for mga challenges na social, para ma-practice nila yung mga social skills nila. Mm-hmm. Diba? But you know, there's one thing that you told me, this is, you know, while we were together in Cebu, sabi niya, Nina, yung anak mo, wag mo lang ipag-concentrate sa isang sport.
So medyo na ano ako, talaga ganun ba? So Doc Rihanna, bakit? Huwag lang isang sport. Yes, kasi may tinatawag tayo, yung term dyan is early specialization, no? Meaning yung bata parang pinupush lang sa isang, mag-focus sa isa, which we understand, syempre gusto mong gumaling siya with that just one sport. Kaso, if that child is gonna grow up to be an athlete, let's say, magiging professional siya, magiging elite siya, kung yun lang dun siya nag-concentrate, yun lang yung identity niya, diba? Sure. And we cannot predict. It's possible hindi siya maging ganun kagaling dun sa sport na yun, diba? Ma-disappoint siya. It's possible na magka-injury siya, hindi na siya makabalik. So kung yun lang yung naging identity, pag nagkaroon na ng career-ending injury, parang magkaka-depression na, magkaka-anxiety. And yeah. going to that, Doc, diba? Kung baga kapag itatahi natin yung lahat, kapag sabihin natin kapag tinablan na, diba? Let's say, kung ano man, hindi mag-excel, doesn't meet expectations, mm-hmm. and then all of these will kick in. How would I know? Muna, diba? Kaya sabihin natin, ako yung athlete, and then I am diagnosed, sabihin natin, with depression. Yeah. Yeah. How would I do or cope or, kumbaga, plans of action para ma-address yun? Yes, Migs, magandang question yan. So, unang-una, we'll hope na meron ngang awareness yung athlete and hindi in denial, no? And dito lalabas yung, I guess, kailangan din natin pag-usapan in sports, in mga athletic committees, no? Mga commissions. Are we asking the questions? Are we asking the right questions? Are we screening our athletes for mental health disorders? So hopefully meron silang opportunity na ilabas yun. Personally, kung yung athlete na dumadaan sa depression or anxiety, my recommendation is, you know, wag natin gawing tabu, you know, pag-usapan natin. Find a trusted person, whether it's your coach, whether it's your parent, it's your friend, it's your teammate, you know, bring it out, ilapag natin sa table para from there, you will hopefully have options, no? Wag mong itago sa sarili mo. Wag mong itago, wag ikaw, you're not alone. Yeah, Daba. Because yeah, isipin mo na, tao ka din, di ba? And yes, may mga ibang expectations on you, pero you have to recognize. Would you say that a lot of these athletes, Dr. Rihanna, achievers, sila yung very, I just have to win all the time. I mean, yung ganun eh. That's the mentality. Yes, Nina. Yun nga yung na-mention ko kanina, is sports ba protective o meron din bang mga risk, mga parang negative aspects ng sports sa tao? Kasi nga, ang sports pwedeng mga parang perfectionistic environment, no? Nagiging obsessive and perfectionistic siya daw, sabi ni Mix. Diba? Yeah. So diba? Parang na-enhance pa yung mga... I hate losing yeah. Oh gosh, talaga. Yes. Parang ang anak ko. Wag na lang daw kung matatalo. Di ba mali yun, Dok? Yeah. It's not about winning all the time. It's how you play the game, sabi nga ng mami natin. Yeah. But you're competitive. Yeah, yes. Competitive. Yeah, yes. Sorry, pero actually, maganda din nga yung sports environment. Kasi kung, pag nandiyan na sa sports environment, naiintindihan nung bata na, okay, I can't always win. Diba? Yes. Diba? So, kailangan nilang matutunan, okay, pag natalo ko, hindi pa naman, it's not the end of the world, meron pang susunod na game, diba? So, kaya okay ang sports. Because, like for example, yung mga sikat na atleta na bigla na lang nakikwit in the middle of their, you know, mm-hmm. at the height of their career, for example. There are athletes like that. Na or bigla na lang hindi sasali ng isang malaking, let's say sa US Open, biglang nag-back out si ganyan, di ba? Yung mga tennis players na magugulat na lang yung matawa. I mean, Simone Biles, di ba? Bigla na lang hindi niya tinuloy yung ano niya, competition sa Tokyo Olympics. May mga ganun. So, para silang nangyayari doon, biglang last minute, nagpa-panic attack ba yun? Ayoko na. Well, hindi natin alam, syempre, case-by-case basis dyan. I think with Simone Biles, yung tinatawag nila, and maybe we should bring back your other guest, si Ms. Lindsay Arellano. Yes. Our gymnastics coach. Yes, coach. Kasi mas alam niya yun. Yung tinatawag yata nila sa gymnastics na twisties, na parang it's a kind of anxiety na, because of the anxiety, hindi daw nila alam yung positioning nila in space. Na pag nag-tumbling sila, hindi nila alam kung nasan direction na kaano yung katawan nila. Because of anxiety, yeah. That was why she felt she couldn't continue during the Tokyo Olympics. Sabi niya nga, my body is not in my head or something. Yeah, my exactly. head is not in my body. Exactly. And it's such a commendable thing. Napaka tama yung ginawa ni Simone Biles. Even though alam niya for sure na madaming magbabash sa kanya after. Parang, nabash hindi mo tinuloy? Nag-nabash. Mega nabully talaga siya, hindi ba? Pero tama yung ginawa niya because pinrioritize niya ang sarili niya before
yung sport before yung team. Kasi how can you win? How can you compete if you're not taking care of yourself? That's diba? True. That's true. And yes, she came back. She came back with a vengeance. I mean, yes, she won again. After 4 years, bumalik siya. Well, that's a success story. But not everyone is like that. Mm. So siguro, to end this interview, can you give us general tips, Dr. Rianna, sa mga aspiring athletes? And especially mga parents like me and Migs ngayon, nakikinig sa'yo ng mga young athletes, no, or gusto namin mag-sport yung anak namin, how should they take care of their mental health? Yeah, so ibalik na lang natin na yun lang. Huwag lang ma-focus sa isang sport, no? Alagaan yung lahat ng ibang aspects of well-being. Dapat may ibang hobbies, may ibang interests, no? Surround yourself with a supportive environment. Don't be shy kung nahihirapan ka, sabihin mo. And don't be shy also na kung nakikita mo in your environment may masama, kunyari nabubuli ka ng coach o merong mga abuse, 'di ba? May mga ganyang cases din. So, yun, mga watch out for that. Take care of your health, and sports is, like I said, very protective. So, tuloy pa rin yung sports, but i-balance lang natin sa mga ibang aspeto ng buhay. I tell my child to speak up. Ako, I have my daughter, she wanted to, well, sabi niya ayoko nang mag-gymnastics, mommy, after we competed. For example, pumunta pa kami ng Bacolod to compete, di ba? Biglang sabi na niya, ayaw na niya. So, I mean, sabi namin, bakit? Sabi niya, tinuloy lang daw niya because of her barkada. Kasi hindi raw niya maiwan yung team. So, she stayed on. But she was so pressured already. Sabi niya, Mom, hindi na fun. Yeah. Yeah. So, ngayon na nangyari. Well, sabi ko, okay, as much as I want her to continue, sayang, anong gusto mong gawin ngayon? Alam mo kung anong ginagawa. Baba, ito ha, kung anong gusto ngayon. Ayan, nag-enroll sa basketball. Oh, exactly, exactly. Ibang-iba from team sports bigla. Let them explore their options. Huwag pilitin. Yeah, it should always be fun, di ba? It should always be fun. If it's not fun, what's the point? Yes. Lalo na sa bata. Ang tanong ko lang, Nina, no, of course, sa US, di ba, we have this model, kumbaga meron sinusunod the framework. Para lang sa point of view ng mga kaservisyo natin, no, kasi hindi pa masyadong kilala itong sports psychiatry sa Pilipinas. Ano yung ginagawa sa US at tingin mo pwedeng magawa sa mga iba't ibang klase ng mga sporting programs? Siguro, just to keep it short, let's make sure na yung mga annual physical examination ng mga athletes, kasi inaano yan, di ba? Okay pa ba yung body weight, yung ganyan, meron bang na-injure, etc. Make sure na meron tayong screening tools na ginagamit for depression. Kahit yung basics lang, depression, anxiety, trauma, and substance use. No? Tanong lang natin. And kung meron ngang na-raise yung athlete na meron ngang problema, i-refer natin ng tama. No? Hindi pwedeng tinanong tapos walang ginawa. So, dapat handa tayong i-refer sa psychiatrist or psychologist for therapy or whatever they need. Dapat nasa body din yun to accept na these things are real. These things are so necessary because hindi mo mahihiwalay ang physical health sa mental health. Ayon, they go hand in hand. They always will go hand in well, hand. Well, maraming salamat, Dr. Rianna Roque. It's our first time to have a sports psychiatrist. It's my first time to meet a sports psychiatrist. Yeah. I'm so proud she's my friend. Is it your first time to meet a sports psychiatrist also? Yes, of course. Yes. O, diba? So, we're very honored to have you with us. Sana babalik ka mamaya. Kasi mamaya, ang guest naman natin, kaibigan ko rin, dance coach naman siya. Yeah. So, dancing. Relate din. Yes, relate yes. Din. Oo, para ma-achieve natin yung gusto nating siguro healthy body and also yung mental health, it helps, di ba? Para tayo raw ay sumaya for our mental well-being. So ayan, maraming salamat Dr. Rianna Roque, our sports psychiatrist. Mamaya we will have our dance coach, Miss Lala Ilaw Ding Lasan. Magbabalik po ang nagseserbisyo, Niña Corpus. At Migs Bustos. Nagbabalik po tayo dito sa nagseserbisyo, Niña Corpus. Hi, hello and good afternoon mga kaserbisyo. Happy Monday, Migs Bustos po, nagseserbisyo. Alright. Ngayong umaga, ay ngayong hapon, umaga. Ang liwanag kasi dito sa studio. Oo, at saka ang liwanag nung guest natin. Oo. Diba? Oo, maliliwanag ang ating mga guest today. Yes.
Yes. At dahil she's shining bright, let's introduce her, di ba? Mm-hmm. Siya po ay isang certified belly dance instructor, certified pole dance fitness instructor, certified aerial dance instructor, cheer dance coach, belly hip-hop and hip-hop teacher. Migs, haba nito, ikaw na. Madami-dami to, ah. Madami-dami to, ah. Okay, Zumba instructor, K-pop teacher, choreographer, performer, host, TV personality, commercial model, at syempre, dance interactive host. Para sa ating, sino po sila? Yes, sino po sila? Sino siya? Mamaya introduce natin siya dahil, partner, eto muna. Meron tayong report, no? Dahil ang Kongreso lalong tumibay ang tiwala sa PNP kasunod sa pagkakaaresto ng nagtatagong si Apollo Quiboloy. Nagbabalita at nagseserbisyo, Willie Delgado Jr. Willie? Maraming salamat sa ninyo. Makakaasa ngayon ng 100% suporta ang pamaroan ng Philippine National Police mula sa mababang kapulungan ng Kongreso kasunod ng matagumpay na pagkakadakip sa wanted na si Apollo Quiboloy. Ito ang paniniyak na ginawa ni House Committee on Appropriations Chairman Elizalde Co., Representative Elizalde Co. sa gitna ng matagumpay na pagkakaaresto kay Quiboloy. Ayon sa kongresista, ngayon lamang daw niya nalaman na may ganitong uri ng kagamitan ng PNP, isang klase ng radar system na nakatuntun sa kinaroroonan ng puganting pastor. Sabi pa ni Ko, sisiguruduhin nila mabibigyan ng sapat na budget ang pambansang pulisya para ponduhan ang ganitong klase ng mga tactical field equipment. Tingin din ang kongresista na kailangan na rin ng mas marami pang air assets ng pulisya, bilang na rito ang mga drones na armado ng ground penetrating radar at infrared night vision. Ang kapahamakang dinulot aniha ng KOJC at ng POGO ay sapat ng katwiran para armasan ng todo ang PNP ng mga modernong crime fighting technology. Pinuri din ni Congressman na ko ang bawat isang member ng pulisya na matyagang sumunod sa utos ng liderato, may sa katuparan lamang ang paglalatag ng ustisya na hindi ginagamitan ng karahasan. Kaserbisyo mo sa kamera, ako si Willie Delgado Jr. para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Willie Delgado Jr. At ngayon, eto na po siya. Taos pusong tumulong, walang tinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Kasama na po natin ang woman of many talents. Diba? Nasabi natin lahat kanina, lahat ng kanyang specialty. Marami ang dance coach na si Lala Ilaw Dinglasan. Magandang hapon sa iyo, Lala. Hello, magandang hapon, Ninya, at magandang hapon, Migs, at sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood ng nagseserbisyo. Ninya Corpus. Ninya Corpus. Yes. At Migs. Yes. Bustos. Welcome to Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan, Miss Lala. Masaya ako'y naimbitahan dito. Oh, she's also a personal friend of mine, partner Migs. Mm. We went to UP together. Mm-hmm. Yes. But syempre, ako yung hindi sumayaw. Hindi ako pep squad. Okay. Sila ni Ria, Dr. Rihanna kanina, mga pep squad. Oo. Ako taga-cheer. Ikaw talagang cheer. Hindi cheerleader, cheerer. 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 Kumbaga sila, nagamit talagang kanilang talent for dancing. Ako, sigaw ng sigaw hanggang mawala ng boses. For broadcast. Correct. Diba, nagamit din. Oras na hindi ko na nagamit mo daw. Hindi rin kami makasigaw nun dahil talo lagi UP nung panahon namin. Nung panahon na yun. Iba na ngayon eh. Sana ngayon eh. Pero wala eh. Ganun talaga. Okay, so Lala, ang dami mong dance specialties. Ang dami nito. You're a belly dancer, pole dancer, aerial, may cheer dance, pati hip-hop, Zumba, K-pop. May K-pop rin pala, no? Ay, iba yung moves nila, no? Well, oo, sa ngayon kasi napaka-uso, very current, kaya lahat ng mga K-pop, pati K-drama, uso rin. So, kung ano lang yung probably trending, masasabi ko trending or current, syempre nakikiuso ka para hindi ka nawawala. Tsaka inaaral siya. Oo, inaaral. Mm-hmm. So, lahat to, di ba? Syempre, may belly dancing, pole dancing, pwedeng pasadahan mo isa-isa anong advantages nitong mga dance types na ito, and can you describe them briefly? Well, lahat si...
Belly dancing. Belly dancing muna. Low impact exercise or dance that it entails a lot of isolation. Ibig sabihin na napapagalaw mo isang parte ng katawan mo. Kung kunyari balikat lamang or chan lamang or bewang lamang. So, maganda siyang ehersisyo dahil yung mga ibang, especially mga kababaihan, uy, gusto kong lumiit ang puson ko, gusto kong lumiit ang braso ko, gusto kong mas tone ang arms ko. Kaya, yun siya. With pole dancing, ito naman, or pole dance fitness, ang kagandahan naman sa kanya dahil akala mo, mga inaangat lang ang buong katawan dahil maganda siyang ehersisyo para sa iyong abdominal or sa iyong abs, kung tawagin. Cheer dance, of course, it's very flexible. Magandang siyang ngayon na uso ang gymnastics at uso tayo yan dahil nag-go tayo sa Olympics. Dahil ang cheer dancing is madaming gymnastics moves ang cheer dancing. Kaya mahirap maganda rin, siya. Ano? High impact, pero masaya siya. But everything else is a cardiovascular exercise. Yun ang pinaka-common denominator ng lahat, which is very good for the heart, very good workout, magandang ehersisyo para sa lahat. Kung ako naman, no, sabihin natin, gusto kong sumayaw, mahilig akong sumayaw. Mm-mm. Pero meron din ako mga ibang interest, di ba? Saan ba ako magsisimula? Sabihin natin, gusto ko ng K-pop, gusto ko mag-kore, pero gusto ko rin mag-pole dance or mag-belly dance. Bago ang lahat, Mig, salamat na tinawag mo akong doc. Pero double degree nga ako. MD, PhD. Medyo doktor. Medyo doktor. Mukhang doktor, pero hindi doktor. Ano ba naman yan? Nagpapasalamat nga ako. Natin kanina. Nasaan tayo sa doctor servisyo? Lala, teach na lang. Okay yan, PhD mo lang. Coach. Total naman, may PhD ako, okay na. Oo, alam mo, ang pasalamatan mo yung original na MD-PhD. Sino ba ang original? Si Carlo Romano ng correct, Cebu. Correct. Hi, Carlo. Hello. Coach Doc na lang. Yes, I love Coach Doc, kuwari, coach, paano kung kuwari, saan ako magsisimula to start my dance journey? Well, ako, gusto ko muna sa lahat, anong hilig mo? Kasi syempre, saan ka nahihilig na music? Kung sa tingin mo, modern, hip-hop, doon natin simulan. And then, lahat ng basic ng movement, may it be stretching, warm-up, conditioning, doon na lang natin pagbabasihan ang hilig mo. Kasi syempre, una sa lahat, dapat gusto mo yung gagawin mo. So, kung kunyari, tanungin kita ngayon, mahilig ka ba sa hip-hop, mga R&B? Anong gusto mo? Ayan, napapanipoy. Kunan nyo naman partner, Mix Hip-Hop. Mix Gen Z ka ba? Gen Z ka. K-pop ba? Ayan, nakita ni moves ni Mix, hindi nakita. Pero anyway, ayan na. Ganun lang, kulang yun na. Sabi ni Coach Lala, isolation eh. Ganun lang. Correct. Belly dancing pala gusto mo. Oh, belly dancing. Hindi, pole. Pole ang gusto ni Mix. Pero hindi biro ang pole. Ay, grabe. Correct. The sport of pole. Hindi pole dancing. Which actually, yan na rin nang nilalobby nila na pumasok sa Olympics. Kung may break dancing, why not pole dancing also? It's true. Diba? Dahil kung matatandaan nyo ng mga probably 10 years back, ang talentadong Pinoy champion ay isang lalaki at ang nung ginawa niya pole dancing, which is isa sa mga teacher ko doon, si Sustantivo or si Johnny Villanueva. Wow. Ayan, kaya hindi siya dati, di ba, parang pole dancing sa mga babae lamang, pero napakaganda niyang fitness workout, fitness or kahit anong exercise, maganda siyang pwede mong gawing part of your exercise. Paano naman siya mas na-improve, sabi mo ngayon, cardiovascular health? Well, because nga, katulad na pinag-usapan mo na yan, ang pinaka-importanting malakas dyan, hindi arms, hindi legs, kundi ang iyong abs. Dahil yan ang center ng movement mo, balance mo, so dapat strong ang iyong abdominal muscles. Mm. So, I think that's one of the best. And not just in pole, but in all aspect of dancing. Kasi kung maganda balance mo, posture mo, stance mo, doon lahat nagsisimula ang movement. Everything else will follow. Correct. Naku, mapahawak nga sa abs natin. Hindi na ba na-influence yung mag-dance si partner kung may tatanong, kung tanungin, sabihin ko ba, siguro gustong malaman ng mga lahat ng tagapanood at tagapanig na nagsiservisyo. Ano yan? Ako po ang nag...
impluwensya. Ako po ang nagdala kay Nina Corpus sa isang club noong mga panahon. Noong mga panahon ng mga 90s. Pwede bang banggitin ko anong pangalan nung... Well, ganito yan. Well, wala na yun ngayon. Okay, hip-hoppers kami, partner. So anyway, 1990s. Oh, mga 1990s. Yeah, so we were all dressed like hip-hop dancers. I remember so si Nina, nag-raise the roof yan. Raise the roof. Kakahiya wow, naman MC to. Hammer pa na. Sobrang naman MC Hammer. Lumang-lumang masyado. Ano naman yan? Hindi naman medyo, yun. Mas bago naman. Medyo best friend naman ni Justin Bieber. Justin Bieber naman. Hindi, medyo best friend ni Justin. Sino bang best friend ni Justin Bieber? Sino bang best friend ni... Ang unang nag-manage. Kaya mo yan. Ah, Babyface. Ay, sorry. Sino? Kaya niya yan. Kaya niya. He make me want it. Usher. 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 Oh, yeah. Usher. Hindi mo natin 2000s. O kaya nga, 2000 kami. Gumraduate kami ng UP 2006. Ano ba? Hindi, si Mig siguro yung nag-graduate na 2006. Hindi, or who? Younger. ID number mo. Ano ID na? Sasabihan ba natin mga student? Ate tayo eh, wag na. Ganito yan. Grabe, treasure pala yun. Pag mga Nina Corpus sa hip-hop days eh. Kung may mga solar system, ang paborito ni Nina is Mars. Eh kulay, anong paborito sa kulay? Orange. Noong unang panahon yun. Oh, but anyway, matumanda na rin po tayo. So, nag-mellow down na tayo. Sila lang. Sila lang. Ako lang nag-mellow down. Sila, they still have all that energy. But no, see, we're all laughing, we're smiling. Kasi, ano ba ang advantage ng pagsasayaw or dancing sa mental health and wellness ng isang tao? Kasi makikita mo yan pati mga bata. Well, TikTok. Correct. Yung maybe this time, sobrang good vibes yun. Ah. Mm-hmm. Gusto ko ang pag-aralan yung maybe this time dance na yun. Nakaka-ano siya eh, good vibes. Mm-hmm. Na paboritong-paborito po yan ni Nina, yung maybe this time. Yan, Kaloka. Well, ano nga po ang advantage? Oh, ang ano kagandahan yan? Po ng dancing, di ba pag ikaw ay sumayaw, may music, nag-exercise ka, tinatawag nilang it releases happy endorphins. Mm-hmm. So after mo mag-exercise na may music, may movement, parang ang saya ng pakiramdam, ang ganda ng sa wellness. Kung ikaw ay nag-exercise before or after ng trabaho mo, hindi ka na stress sa work kasi nailabas mo na. Mm-hmm. So in that word, and also bringing TikTok, nakita mo mga bata, napaka-confident na ngayon. It releases and removes their inhibitions. Kaya for me, it's a very good advantage, may it say. They say there's a positive-negative to people or to kids na nagti-TikTok or sobra sa social media. Pero ang kagandahan yan, di ba dati tayo, uy, mukhang picturean, ganyan ngayon. Mm-hmm. Lahat, picture, mapa-video, confident sila. Mm-hmm. Dahil yun, nabibigyan sila ng, in their mental health, nabibigyan sila ng confidence. Yung kanilang self-esteem umaakyat. Mm-hmm. Ikaw rin as a teacher, as a coach, doc. De joke lang. Medyo doctor. I love it. MD, PhD. Medyo doctor, pero hindi doctor. Pero hindi doctor. Mukhang doctor. Pero, medyo doctor. Mukhang lang mukha. Kidding aside, no? Coach, ikaw, yung mission mo as a teacher, as a coach, mm-hmm. diba? Confident ang mga bata. Pero nasa sayo din yun as your purpose to bring out the confidence in them. Kumbaga, as your purpose, as your passion. Totoo yan. In teaching. Gano'ng totoo yan. Napakalaking factor niya because ako, sabihin mo nang I wear several hats, pero ang pagiging teacher, coach, choreographer, na fulfill ang goals ko pag nakikita kong natututo at saka masaya sila sa ginagawa nila. Yung fulfillment na hindi ikaw yung star, pero yung ang star yung naturuan mo tapos nagawa nila ng tama, nagawa nila ng masaya. Kaya nga sinasabi nila, when you perform, have fun. Have fun. Don't be parang, tama ba yung step ko? Tama ba yung necessary? Imbis na stress ka, enjoy it. Like, as they say, dance like no one's watching. Tama. Kasi, yun yung pinakamagandang ma-attribute mo sa sarili mo na nagawa mo na kahit anong skill yan, and it's also mentally challenging. Di ba pag nag-exercise ka, let's say, sa treadmill lang, di ba, wala, hindi gumagana yung utak mo because repetitive or paulit-ulit lang yung movement. Pag sumayo ka, ay, na-challenge ka kasi 1, 2, 3, and 4, parang, or kahit anong movement. So, nagme-memorize ka. So, in that way, your physical and your mental being, napapagsabay mo. So, it's a very plus factor yon
Kaya ako gusto ko yan dahil pag nag-exercise ka, sumasayaw ka, hindi lang physical attributes mo ang nade-develop or nache-challenge, but of course your mental health. Hindi lang Japorm, ha? Kasi sabi nila, if you can't perform, Japorm. Well, that's part of it. That's part of it. So at least total well-being yun. If you can't perform, Japorm. Doon na ako sa Japorm. Oo, pero nakakatuwa kasi na-express ngayon ng mga kabataan yung sarili nila. Di ba? I think it's also a form of self-expression. Correct. It's art also. At saka plus, it's also a workout, a great workout. Kasi yes. Ako rin, ayoko nung treadmill, partner Migs. Ako, minsan pag no choice. Kaming mga no other choice, kaming mga tumatakbo, nung mga pag umuulan, treadmill kami lahat eh. Pero nung umaraw-araw na, yes. Pero di ba Migs, mas masarap tumakbo pag may music. Diba? So parang mas ginaganahan ka, may tempo ka. So yun din ang pinakamagandang factor ng dancing. Magandang supplement or complement yan sa mga athletes. Mm-hmm. Diba? Music yes. And the dancing and the movement, tinuturuan sila ng coordination. Yeah. Alam mo nga, kung alam ni Migs, kasi may tatanong mo, my late husband, used to play basketball. Bago yung mga players na matatangkad, hindi masyadong coordinated, ang ginagawa, pinagda-dancing. Talaga. Para ma-improve their coordination, their leg coordination, their foot and leg coordination. Ah, which talaga. Is... When he was a coach still, of course, for... Yes, for, yes, for yes. They, you know, used to did, they used to do that. Correct, correct. No. Coach Rafa Dinglasan is a very good dancer. Yes. Actually, yes, sorry partner, I mean sis. Magaling rin siya. Oh yes. So, kumbaga, ako nagturo. Ikaw nagturo. Pero sasabihin niya kung nandito siya, siya ang nagturo sa akin dahil mas matanda siya. That's a legend yan, of course, the late Rafa Dinglasan. Yes. Well, it's great to have you on the show, Miss Lala Ilaw Dinglasan. I love it. Alam Doc, mo, sorry. Doc. MD-PhD. Yes, nakakatuwa kasi alam mo si Lala, she just brings, sabi ko nga, maliwanag, brings light everywhere she goes. You feel lighter after being with her, after talking to her. Yun yung mga gusto mo tao. Alam mo, so alam na natin ang sikreto, dancing pala. Dancing as a way of life. Oh, diba? Why very not? Good, I diba? Love it. Na-influensya niyo ba mag-belly dancing nang nasa Cebu kayo? Actually, for a while. Nag-try siya mag-belly dancing. Diba yung sa party, parang may hip scarf? In fact, di na nakita sa school ng anak ko kasi ang assigned sa akin na country was India. And so we did belly dancing with the kids. Actually, ang kids ha, tinuturoan na niyang mag-belly dancing. Totoo yan. So, imagine, dinala ko sa school coach ng belly dancing. Magandang start din yun, no? Para sa mga magulang nating nanonood. Mm-hmm. To start young. Correct. Anong benefits nun? Well, starting young teaches them discipline. Mm-hmm. Parang gives them motivation, gives them goal na, okay, gusto ko itong matutunan. So, hindi sila napapariwara. Or meron silang, di ba, napakalalim na taga. Oo nga, totoo yun. Parang mapariwara sa bisyo, sa droga, exactly. Sa alcohol, sa sigarilyo. O di, maging addict nila sa sayaw or kung ano man ang gusto nilang pag-aksaya ng panahon, di ba? So, at tapos, ang kagandahan din yan, mother and daughter. Diba? Pwede silang magsabay. Do it together. I think ikaw, dalhin mo your wife and your correct. Kids. Correct. Maganda siyang bonding. Belly dancing. Diba? Sa physical aspect, kasi diba may mga ibang sports na you started young, 3-4 mm-hmm. years old, mm-hmm. mga individual sports. Ganun din ba sa dancing? Kamari, yes. Kumbaga, you get to learn already yung mga tama. Tama. Oh. Parang katulad kung tinawagin mong homegrown, ganun din sa dancing. Kasi natuturo mo na ang fundamentals bata pa lang. So in other words, andun na yung skills. Andun na may foundation na. So kung tama ang foundation mo, mas madali nang ma-apply lahat ng mga or execution ng mga steps. Kaya it's a very, very good start-up or a very good way to start while you're young. Pero wala rin tinuturong edad 'yan. Gusto ko ngang i-segue ngayon, ano bang uso? Hindi na uso masyado ang disco or clubbing. Uso na ngayon din yung tinatawag nilang line dancing or dance interactive. At ano yung pinatutugtog nilang music? Yung mga music natin, music of the 80s, 90s. Tapos sinong mga sumasayaw? Mga Gen Z? Or yung mga mas bata? Mga ikaw, ha? Sumali ka na dyan, Migs. Magugulat yung mga dancing queen, pinagsisigawan nila. Talaga? Mga YMCA. Oo. Mga September. Yan ang, which natutuwa ako dahil
dahil na expose sila sa mga music natin na sinasabi nilang classic, maski hindi naman classic, sa ating oh, exactly. Classic naman talaga, eh. Why not? It's also always go for classic. 'Di ba sabi nila, "Oh, Pretty Woman's classic." Classic colored 'yan, no. Pag sinabi mo classic, Gone with the Wind, 'di ba? Sound of Music 'yan. Pretty Woman. Bago pa 'yun. 'Di ba na-hurt ka? My best friend's wedding. Yeah. Okay, so well, Miss Lala, thank you so much for being on the show. We just want to thank a few people, partner Mix, before we go. Sabi ko nga, galing kami ni Dr. Rihanna and ni Lala sa Cebu. Pasalamatan lang namin na aming may mga na-meet po kaming mga mababait na tao dyan. Well, unahin natin ang plastic surgeon na si Dr. Sharon Espina, nakabatch ni Dr. Rihanna Roque. Hi. Hello sa'yo, Dr. Sunshine. Hello. And also, we met some people, yung 1521 na bistro dyan sa Cebu. Bar and bistro. Yes, kasama sina Popo Romano. Ay, mali. Carlo, Paul. Si Carlo Romano. Ito yung Levex International, si President Alexander San Carlos. We'll guess him kasi isa siyang entrepreneur. Mm-hmm. And also si MJ Bernardo. But also si Chris Manal ng 1521. Yan, siya sila po. At si Paul Padayhag. And of course, Mr. John D. Maraming salamat sa inyo. Huwag natin kalimutan pa salamatan Tambuli, ang napakagandang resort. Yes. napakaganda. Dalhin mo yung family mo doon. It's quite new. Yes. And huge. Very big. Ang daming pwedeng gawin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Nako, Monday. Malapit na rin matapos, ano? Magsama-sama po muli tayo tomorrow, bukas, dito lang po sa Nagseserbisyo, Ninya Corpus. So once again po, no, happy Monday po sa ating mga kaserbisyo. Ako po si Mix Bustos, Nagseserbisyo. Para sa mga kwentong viral, trending, at anything interesting, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel!